Hello mga ka-Chellynatics! Welcome once again to my YouTube channel, Simply Chelly Vlogs. And for today's vlog, guys, I am going to share with you my newly purchased item again from Lazada. And kadadating lang niya kahapon. And this is the Quick Pot, Astron Quick Pot na ini-endorse ni Coco Martin. And before we proceed, guys, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe now and do not forget to hit the notification bell as well. Okay? So, before we continue, guys, let's have a little intro. I'll be right back. Okay, so just to show you guys, dito ko siya binili sa Lazada, sa Laz Mall. So I highly recommend that if you are going to buy such appliance or anything sa Laz Mall kayo bumili. Kasi legit yung mga yan. Okay, so just to give you an overview of what I bought from them. So again, Quick Pot Astron Quick Pot Multi-Purpose Electric Cooker ang binili natin sa kanila. So, 1.8 liter capacity and then 450 watts, dry heat protection, safe to touch, and easy to clean because of the non-stick Teflon coated surface. Now, ayan po siya, 450 watts. Let's have a closer look. So, ayan yung on and off niya sa may handle. And then, ito yung non-stick Teflon. So, huwag yung gagamitan ng steel wool or anything na rough. So, dun lang tayo sa soft sponge. Okay? And then, ito yung dimension niya. Yan. Have a closer look. So, from here to here is 7 inches. And then, yung height niya dito sa left side is 5.2 inches. 7.1 sa kabila. And then, from this side to the handle, that's a total of 9 inches. So, tempered glass, yung kanyang takip. And then, ito yung safe to touch. So, kahit na kumukulo, mainit, it won't burn your skin or your fingers. Yun. So, ito naman yung side view niya. Ayan. So, but I don't recommend this, guys, doon sa ano pagluluto or gawin siyang rice cooker. Though, ang sabi niya is multi-purpose siya. I don't recommend na paglutuan to ng rice because on and off lang ang meron siya. Wala siyang warm. Baka masunog lang yung kanin, if you know what I mean. Kasi kapag yung rice cooker, pag kumulo na and nawala na ng water, lumilipat yung switch niya sa warm. Yun, kaya naiin-in yung kanin. So, eto siya. Green ang kinuha ko sa kanila. Yan, dalawa kasi yung ano niya, yung variant niya. Meron siyang blue. So, ang kinuha ko po ay green. Yan, so, guwapo ni Papa Coco. So, meron siyang 6 months warranty, guys. Itatabi nyo lang yung kanyang warranty card. Meron siyang hundreds of service centers nationwide. So, alright. So, 12 years in service na sila. So, maasahan. At ano pa? Ayan, local brand. Proudly Pinoy. 100% murang appliances. And ano pa ba? Of course, legit sila. Ayun. So, guys, eto na nga si Astron Quick Pot. Yan. So, if you can see, 1.8 liter at 450 watts. Yon. So, parang siyang ano, mini rice cooker. Parang ganun ang dating. Pero, unlike sa rice cooker, meron doon cook and warm. Eto kasi, on and off lang talaga siya. So, hindi siya pwedeng gawing rice cooker. Pero, multi-cooker siya. So, ang gagawin natin ngayon is bababa ko muna itong takip kasi baka mabasa. Bale, guys, tempered glass ito.
tempered glass tong ano niya, tong lid niya. So, dalawa ang gagawin natin dito, guys. Magluluto tayo ng itlog and magluluto ako ng mee goreng na pansit kantong. Guys, hindi to sponsored ha. So, KZP yung sponsored. Hindi po. Sapo lang natin. So, syempre, saksakan na natin itong kanyang saksakan. Ayan siya. Parang sa rice cooker din, guys. So, saksakan. Ayan. By the way, guys, malinis na to. Paglilinisan natin to, by the way, it's Teflon coated. So, paglilinisan natin siya, yung sponge lang. Huwag yung steel wool, huwag yung, ano, yung scotch brite, huwag yun kasi matadamage siya. Okay? And, gagamitan natin siya kung lulutuan nyo man to ng kung anong ulam. Ang gagamitin natin sa kanyang mga sandok is yung mga pang non-stick, ganyan. Huwag natin sila gagamitan, huwag natin siya gagamitan ng ganitong type. Yung, ito. Yung stainless, huwag ganito kasi madadamage yung kanyang Teflon. Yun. So, ayun nga guys. Mabilis lang siyang uminit. So, ano na natin ito? Saksak na natin ito. Ayan, 20 volts. And, urong natin itong camera para mailayo mo ng konti. So, lalagyan na natin siya ng oil. Konting oil lang guys kasi nga, ano, para lang sa itlog, sunny side up. Dito oil lang. Yan. So, once na mainit na, ay, hindi ko pa pala siya na-on, guys. Yan. Yan. Turn on na natin siya. Ito. Kita nyo ba? Iilaw po yan pagka-inon nyo na. So, mabilis lang yan uminit, guys. So, ayan na. Medyo nag-aano na siya. Yan. Nararamdaman ko na yung heat niya. So, ilalagay na natin si itlog. Since non-stick naman siya. Nice. Cooking salt. Okay. Really easy to use. Ayan. Pero, tapos, papatayin muna natin siya. Kasi since mainit na siya, no? Wala lang kasing control to ng ano guys ng temperature like sa mga induction. So yung binadiktad ko lang yung itlog guys na naka-off na para hindi masunog yung itlog. Yon. Ta-da! So ayan na. Nakaprito na tayo ng itlog. Ah. Okay, so bago natin gamitin to para makapagluto ng pansit canton, ilalagay ko muna dito yung excess oil para sa itlog. Yan. So madali lang naman siya, ginaganyan lang siya. Ang maganda dito guys, kasi meron na siyang handle, ganyan, hindi ka na mahihirapan. Okay, so ayan. Oops. Okay. So, next is lalagyan na natin siya. By the way guys, hindi siya hindi siya nakakapasok. So lalagyan na natin ng water para makapagpakulo ng pansit canton. Okay? Yan. Lagyan na natin yung takip. Sasaksak ko ulit. And then turn it on. Yon. So hintayin lang natin siyang kumulo. Usually guys, madali lang talaga siyang kumulo. As in, like, wala pang 1 minute, nagpaparamdam na siya ng konting boil. Ayan, kamo. Wala pang 1 minute, naririnig ko na nag-ano na siya. Pakulok na siya. Okay, so medyo kumukulo na siya. Mainit na yung water niya, kaya ilalagay na natin yung pansit canton. So guys, alam nyo ba, ideal po para sa mga nasa dorm,
yung mga nagbo-board. Yan. Like yung mga nagkakasera, yan. Yung mga bed spacers, yon. So pwede siyang pag-inita ng ulam. Ganon. Kasi kanina guys, ginamit din namin to na pang-init ng ulam namin. And compared sa stove, ang tagal niyang uminit. Like ito, mabilis lang. Kaya, you know, makakasave ka sa LPG and as well as hindi naman ganun ka ano yung ano niya, yung kanyang kuryente kasi sandali mo lang naman din siyang gagamitin at hindi mo din naman lagi siya gagamitin during emergency cases lang, like naubusan ng LPG, pwede ka magprito, pwede ka mag deep fry, ganyan. Basta pag alam mo nang sobrang init na niya, ganun, papatayin mo lang yung switch dito kasi since mainit pa naman siya, 'di ba? Yun na lang din yung gagamitin mong init. Yan. So, hintay lang tayo ng konti, guys, and pagkakulo nito, then ano lang natin siya. Pakuluan natin siya siguro ng mga 2 to 3 minutes and then we're all done. At habang naghihintay tayo sa pagkulo niya, halu-haluin na natin itong mga seasonings na to. So, ayan na guys. Kumukulo na siya. Ayan. Kumukulo na po siya. Pakita ko lang. Lapit ko lang konti. Ayan na guys. Kumukulo na siya. So, pakuluan lang natin siya ng 2 to 3 minutes. For as long as okay na yung noodles, then i-drain na natin. So, while we are waiting, then, ito na nga ang ginagawa ko. Nag-aano ako ng mga sauce. Ang bilis niyang kumulo, guys. O, kulong-kulo na yan. Galit na galit. So, ganyan. Kulong-kulo na siya. Ganyan. Pinapatay ko na yung switch dito. Kasi kahit nakapatay naman na yung switch dyan, guys, kumukulo pa rin siya, o. Yan, o. And noodles yung niluluto natin. So, ayoko naman na malapsa. So, for as long as kumulo na siya, papatayin ko na yung switch. Kahit tanggalin ko na rin yung saksakan para safe. And then, mabababad na lang siya dyan, mainit. And then, yung noodles, diba, kusa na lang yan, kusa na lang yan mag-expand yung noodles. And then, maya-maya lang, inahalo na natin ito. So we're done with the egg and the noodles. Konting ligpit muna habang nakababad siya. Okay, so tignan na natin kung okay-okay na yung noodles. Ayun, medyo okay na yung noodles. So, pwede na natin po siyang i-drain. Alright. Okay, so, to drain, syempre, tatanggalin muna natin yung saksakan niya sa likod para hindi masawsaw sa kung ano-anong liquid or tubig. And then, i-drain na natin siya. Okay, so, to drain guys, buksan muna natin itong gripo ng konti para hindi masyado ma-stress ang ating lababo. And then, i-drain na natin yung noodles. Dahan-dahan. So, hawak ko lang yung paket, guys. Yes. And
lang. Ha? So, that is Coco Martins Quick Pot. Nakakatuwa talaga siya, guys. So, ano lang natin. Para hindi ipisin. Yan. Ingatan nyo lang na huwag mababasa yung ilalim. And huwag mababasa itong sasaksakan. So, hugasan na rin natin. Soft sponge lang. Yan. Okay. And then, one more. Okay. Basta nag-squeak na yan, okay na. Wala lang sabon yan. Hindi nyo kailangan kuskusin ng kuskusin kasi masisira yung Teflon coat niya. Yan. And of course, yung takip. Hugas agad para hindi na matatambak sa lababo, guys. Iipisin lang yan. Alright. And we're all done. So, that's all for today, ladies and gentlemen. And again, kung gusto ninyong bumili ng same product that I have, this Astron Quick Pot, you just have to click the link in the description box of this YouTube video. Alright? And again, guys, if you are just new here in my YouTube channel, do not forget to hit the subscribe button and the notification bell. So, I'll see you in my next vlog. Bye for now. Thanks for watching, guys. Please don't forget to hit like, share, and subscribe.